Mga kaparokya, bago natin umpisahan ang ikalawang yugto ng ating online viewership ngayong araw ng Lunes, March 18, ay pag-usapan muna natin yung inilabas na write-ups ng Inquirer.net patungkol nga sa It's Showtime kung saan pupunan daw nito ang nabakanting slot ng tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated. Pero bago natin pag-usapan yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Ayon sa caption ng news agency, It's Showtime will reportedly fill the noontime slot vacated by Tape Incorporated tahanang pinakamasaya on GMA Network's Channel 7, Showbiz reported OG Diaz. Kung totoo man ito ay need na talaga magtulungan ng both parties. Wala din naman pwedeng itapat ang GMA Network na noontime show sa It Bulaga. Kakainin lang ng buo ng Tito Vic and Joey at Vice Ganda ang mga itatapat ng GMA Network na as host ng isang noontime program. It's Showtime lang talaga ang pwedeng tumapat sa It Bulaga, kaya magandang decision yan for the both parties. If ever man na totoo yan o hindi, mahihirapan pa din tibagin ng GMA at It's Showtime ang It Bulaga. Yes, may fan base ang It Showtime, then malawak ang sakop ng GMA kesa sa TV5. Kung maggagawa sila ng pananghalian programa, sino ang pwedeng ipantapat nila sa It Showtime at It Bulaga? Mga kaparokya, sino ang pwedeng itapat ng GMA as noontime host kay Vice Ganda at Tito Vic and Joey? TikTok luck yung pinakamalapit kong naiisip, dahil buo na naman yung show led by Kuya Kim Atienza at Pokwang. Wala atang tiwala ang kapuso sa mga artists nila. What about Johnny Manahan na dating director ng Wawawi at ilang programa sa ABS-CBN? Lalo na siya yung head ng Star Magic at ngayon ay Sparkle ng GMA Network. I think Sir Johnny ay makakatulong sa GMA to make a new one. Or nakikita din ni Johnny Manahan na walang pwedeng ipantapat sa dalawang bigating noontime show. If ever natotoo ang nakalap ni OG Diaz, which is 90% sure yan kasi si OG Diaz ang naglabas, ay good decision yan on the part of GMA and It's Showtime. Ang tanong, hanggang kailan magtatagal yung tie-up nila na yan? Well, tignan na lang natin kung anong mangyayari sa susunod na araw. Tara, ating alamin ang ikalawang yugto ng ating online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa It Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.1 million followers at sa It Showtime na may 17 million followers. So as of 1:35 PM, makikita po natin dito ang It Bulaga ay may sugod bahay mga kapatid na segment. Samantalang ang It Showtime, dito makikita po natin sa kanilang live viewers na ang segment nila ay yun, may kasalukuyan po silang naka-advertise ang It Showtime. So makikita po natin dito sa monitor na ang It Bulaga ay may 8.5 thousand viewers, samantalang ang It Showtime ay may 13.4 thousand viewers. So kapapatalastas lang po ng especially for you. So click po natin mga kaparokya ang live viewership ng dalawang bigating noontime show. Para po sa It Bulaga, sila ay may 8.6 thousand viewers, samantalang ang It Showtime ay may 13,000 live viewers. So ulitin po natin, as of 1:36 PM, ang It Bulaga sila ay may kasalukuyang 8.5 thousand live viewers, samantalang ang It Showtime ay may 12.8 thousand live viewers. So dito makikita natin na ang It Showtime ang siyang mas lamang kesa sa It Bulaga. So sa unang yugto ng ating online viewership, ang Facebook Live ng It Bulaga ay 13,000 viewers, samantalang ang It Showtime ay 28,000 viewers. So bumaba po ang live viewership ng It Showtime dahil po nag-advertise po sila. Siguro tapos na po ang segment ng Especially For You. So dito nabawasan po ang It Bulaga ng 5,000 viewers, samantalang ang It Showtime ay nabawasan ng 16,000 live viewers. So malaki po ang ibinaba ng live viewership ng It Showtime dito sa ikalawang yugto. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel. So para po sa It Bulaga,
Under po yan sa TV5 Philippines na may 1.7 million subscribers. At sa It Showtime, obviously para po sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel na may 47.1 million subscribers. So as of 1:37 p.m., ang It Bulaga Under TV5 Philippines ay may 45,000 viewers. Samantalang ang It Showtime under ABS-CBN Entertainment ay may 102,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya. As of 1:38 p.m., ang It Bulaga sila ay may 45,000 live viewers. Samantalang ang It Showtime ay may 102,000 live viewers. So dito, nangunguna pa rin po ang ABS-CBN kesa sa TV5. So bali sa unang yugto sa ang TV5 ay nakakuha ng 53,000 at ngayon sila ay may 45, which means sila ay nabawasan ng 8,000 viewers. Ang It Showtime naman sa unang yugto pagdating sa TV network, sila ay may 118,000 viewers at ngayon sila ay may 102,000 viewers. So ibig sabihin ay nabawasan po sila ng 16,000 live viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang bigating noontime show para po sa It Bulaga Under, It Bulaga TVJ YouTube channel na may 877,000 subscribers. Samantalang ang It Showtime under ABS-CBN It Showtime na may 2.05 million subscribers. So check po natin para po sa It Bulaga sila ay may 51,000 viewers. Samantalang ang It Showtime ay may 73,000 live viewers. So ulitin po natin, as of 1:39 p.m. ang It Bulaga sila ay may 51,000 live viewers, samantalang ang It Showtime ay may 73,000 live viewers. So sa unang yugto para po sa kanilang main YouTube channel, ang It Bulaga ay may 55,000 viewers at ngayon sila ay may 51,000. So ibig sabihin ay nabawasan po sila ng 4,000. Samantalang ang It Showtime sa unang yugto sila ay may 91,000 at ngayon ay may 73,000 viewers. So nabawasan po ang It Showtime ng 18,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng It Bulaga sa unang yugto ay 121,000 at ngayon sila ay nakakuha ng total na 104,000 live viewers. So ibig sabihin nabawasan po ng 17,000 viewership ang It Bulaga. Samantalang ang It Showtime sila ay nakakuha ng 237,000 sa unang yugto at ngayon sa ikalawang yugto sila ay nakakuha ng total na 187,000 live viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership sa dalawang bigating noontime show dito sa ating bansa. At mamaya ho, magbabalik po tayo sa huling yugto ng ating online viewership. At magpapaalam na po muna ako, pansamantala. Thank you and God bless.